nagbalot ng takot at pangamba ang mga magulang at mga batang mag-aaral sa lungsod na Maynila noong taong 1965 dahil sa mga serye ng pananakot at paglalagay na sugat sa pamamagitan ng matatalas na bagay sa mga estudyante sa nasabing lugar. Walang pinipili ang mga taong nasa likod nito dahil kahit ang mga mag-aaral lamang sa elementary ay hindi ligtas sa mga taong basta na lamang hinihiwa ang pisngi ng mga estudyante, mga biktima. Kaya malaking tandang pananong natin, sino-sino nga ba ang pinaniniwalaang may gawa ng paglaslas o paghiwa sa mga estudyante? At nasolve nga ba ang kasong ito ng mga kapulisan ng Maynila? At ano ang kinalaman ng isang pelikula noong panahon yun kung bakit daw nagkaroon ng ganitong pangyayari sa nasabing lungsod? Bago natin simulan ang isa na naman nating makabuluhang kwentuhan, kung ngayon ka palang napadpad dito sa ating channel, classmate, kailangan pa bang i-memorize yan? I-subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Buwan ng August 1965, nabigla ang isang magulang noong dumating sa kanilang tahanan ang kanyang anak na umiiyak. Ang akala ng ina ay mayroon lamang itong nakaaway na kapwa mag-aaral na halos nangyayari talaga sa mga mag-aaral na nasa elementarya pa lamang. Ngunit nabigla ang ina noong makita nito na may sugat sa mukha ang kanyang lalaking anak. Kaya agad na nagtanong ang nanay, "Anak, napaano yan? Bakit may mahabang sugat sa iyong mukha?" At agad din na nagsalita ang bata, "Inay, mayroon pong dalawang lalaki ang humawak sa akin noong naglalakad ako pa uwi dito. Piniringan po ako ng isa at naramdaman ko na lang na hiniwa ang aking mukha nang tila isang basag na bubog o isang blade at tumakbo din sila agad palayo. Ang sakit, inay, ang sakit." Kaya ang ginawa ng nanay ay dinala agad sa doktor ang bata at ginamot dito. Napag-alaman din na hindi simpleng paghiwa lamang ang ginawa sa nasabing bata. Dahil kalaunan ay nalaman nila na noong hiniwa ito ng kung sino man ay binuhusan din ng asido ang pisngi ng bata na lalong magdudulot ng paglala ng sugat at mag-iiwan ng malalim na marka sa mukha o peklat. Noong sumunod pa ng mga araw ay dito na nangyari ang hindi inaasahan. Marami sa mga estudyante ang napaulat na hiniwa ang kanilang mga mukha habang sila ay naglalakad. O kung minsan ay pagbaba nila ng jeep ay mayroong tao ang bigla na lamang lalapit sa kanila at hihiwain ang kanilang pisngi. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay naganap sa Maynila at lahat ay mga estudyante ang nagiging biktima. Sa paglipas pa ng ilang mga araw ay unti-unting nadadagdagan pa ang mga bilang ng mga estudyante ang napaulat ng kaparehang insidente. Ang isang mag-aaral na may pangalang Andrea de la Cruz ang nagsabi sa mga kapulisan na noong bumaba ito ng jeep ay ilang segundo pa lamang ang lumilipas ay nabigla na lamang siya na biglang may humiwa sa kanyang mukha gamit ang isang bagay na pinaniniwala ang isang razor blade. At naramdaman niya rin na lalong sumakit ang kanyang pisngi noong tila may ibinuhos na likido sa mismong sugat. Mayroon ding naging senaryo ang napaulat kung saan ay inaalok muna daw ng candy o pagkain ang isang mag-aaral lalong-lalo na sa elementarya. Subalit, hindi lang yun ang ginawa ng mga tinatawag na face slasher noong 1965. Dahil sa San Francisco Del Monte Elementary School ay may isang poster ang nakita sa loob ng eskwelahan. Ang nakakabahalan nito ay ang simbolo ng Nazi ang nakalarawan sa poster na lalong nagbigay ng takot sa mga magulang sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari ay nagsagawa ng pag-iimbestiga ang mga namumuno ng kapulisan sa Maynila at ang dating mayor naman noon na si Mayor Villegas ay kaagad na nag-utos na ipakalat ang 180 na mga pulis upang magbantay sa mga eskwelahan sa Maynila. Pero sadyang mautak din ang mga salarin dahil ginagawa nila ito sa mga lugar kung saan walang mga pulis o nagbabantay. Hanggang sa kabuuan ng mga serye na paghihiwang ito sa mga estudyante ay umabot ang bilang nito ng 1,000 mga mag-aaral ang naging biktima, babae man o lalaki. At karamihan dito ay mga eskwelahan na nasa bandang Tondo sa Maynila na lalong ipinagtaka ng pulisya at ang 400 dito ay naitala sa Rizal Elementary School sa Tondo. Dahil hindi nila matyempuhan ang mga salarin na nambibiktima ng mga estudyante
Dito nabuo ang mga haka-haka o teorya kung sino ang maaring nasa likod nito. Ayon sa mga pulis ay maaring mga kabataan lamang ito na nagtitrip sa lugar o mga lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang isa pang sabi-sabi o teorya ay maaring ito ay labanan ng mga gang sa Maynila o isang pagsubok din para makapasok sa isang grupo ng mga kabataan noon. At pati ang mga miyembro na Sputnik na maaring nasa likod nito ay hindi nakaligtas sa mga pinaghihinalaan ng kapulisan. Noong buwan din yun na Agosto ay may nadakip na dalawang katao sa Paranaque na pinaniniwala ang mga nasa likod ng sunod-sunod ng pambibiktima sa mga estudyante. Ito ay sina Francisco Payumo at Benjamin Laguna na dahil na rin sa mga razor blade at asido na nakita sa kanilang mga bulsa. Pero pinabulaanan nila na sila ang nambibiktima sa Maynila. Ang akala ng lahat ay maayos na ang sitwasyon pero nagkaroon pa rin ng mga paghihiwa sa lungsod ng Maynila pero konti na lamang ang mga naiulat sa nasabing insidente. Hanggang noong August 29 ng taong ding yun ay naglabas ng artikulo si Captain Lazaro na ang mga pangyayaring ito daw ay dahil sa isang pelikula noong dekada 60 na may pamagat na pitong mukha ni Dr. Ivan na may kinalaman sa pagbabalat kayo ng isang karakter sa nasabing pelikula. Kasunod nito ang pag-aamin ng ilang mga estudyante ng Manuel L. Quezon sa Blooming Tree na sinadyang sinugatan daw nila ang kanilang mga mukha dahil sa nasabing pelikula. Pero hindi kumbinsido dito ang mga magulang na mga biktima dahil mismong ang mga anak nila ang nagsabi at nagkwento na may mga tao talagang sinugatan sila at nagsaboy ng likido sa kanilang sugat. At paano naman daw magkakaroon ng lakas ng loob ang isang grade school student na sugatan at sabuyan ng asido ang sarili nang dahil lamang sa sinasabing pag-iidolo o paggaya sa nasabing pelikula. Hanggang sa kalaunan, dahil na rin sa pagkalat ng balitang ito at pagpupursige ng kapulisan na hanapin ang tunay ng mga salarin, ay parang sugat din ito na naghilom at biglang nawala ang ganitong insidente. Nawala na lang bigla ang mga paghiwa at hindi natukoy ang mga nasa likod nito. Kumbaga, naging unsolved ang kasong ito sa lugar hanggang sa tuluyan ng makalimutan. Pero ang mga batang naging biktima noon ng insidente ay hindi makakalimutan ang pangyayari at nag-iwan na malaking peklat sa kanilang mga mukha. Ganun na din sa hindi magandang alaala na habang buhay nilang dinadala. Tandaan natin, maraming mga tao sa lansangan ang talagang walang ibang magawa kundi ang mamerwisyo ng mga inosenteng mga tao. Kailangan talaga nating mag-ingat lalong-lalo na sa kabataan at kababaihan. Dahil kung minsan ang inakala mong kaibigan at kapitbahay na matatakbuhan sa oras ng iyong pangangailangan ay siyang magbibigay pala sa iyo ng malaking kapahamakan. Kung kayo ang tatanungin ko, minsan na rin ba kayong napagtripan ng mga taong walang magawa sa kalsada? Ibahagi nyo naman po ang inyong naging karanasan. Maraming salamat po.